naman sa seats o upuan, binibilang natin ang armchairs at desks. Ang armchairs o chairs ay bilang na maayos at nagagamit na silya sa isang silid-aralan o paaralan. Ganito ang isang armchair. Kapag set ng mesa at upuan ang ginagamit, bilangin lamang dito ang mga upuan. Sa mga desks naman, tukuyin muna ang mismong bilang ng desk at hindi ang seating capacity nito. Tandaan, ang binibilang natin ay mga upuan na maayos at ligtas. Ang mga tulad nito ay hindi isinasama sa bilang. Pagkatapos mabilang ang lahat ng upuan, saka lang natin kukunin ang total seating capacity. Ang total seating capacity ay bilang ng mga estudyanteng kayang iupo sa lahat ng silya sa isang silid-aralan nang hindi nagsisiksikan. Tandaan na sa armchair ay isa lang ang pwedeng makaupo at sa desk ay dalawa lang ang pwedeng makagamit. Mga volunteers, pop quiz! Kung ang quantity o bilang ng armchair ay 5 at ang quantity ng desks ay 4, ilan ang total seating capacity? Tama! 13 ang total seating capacity. Tandaan, kung ang classroom ay may 2 shifts o higit pa, hindi mo na dapat ulit bilangin ang mga seats kung nabilang na sa unang shift. Ibig sabihin, binibilang lang natin ang mga seats at seating capacity ng bawat classroom at hindi per shift.